only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 11:36 ng tanghali. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ayon ay araw ng Lunes, November 8, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita dapat yung abangan ngayong tanghali sa DYPR Balita. Booster shots ng COVID vaccine para sa medical frontliners, inaasahang mapapasimulan na. Criteria ng dapat pasahan ng mga barangay na pasok sa 20 million barangay development program, alamin. COVID cases sa lungsod, hindi pa rin tuluyang maipababa. Sa police report number 6, wanted huli sa opla na pagtutugi sa bayan ng Coron. Sa isa pang police report, mga mangingisdang gumagamit ng compressor huli ng PNP Maritime sa bayan ng Culion. At sa Britang Sports, kauna-unang aqua fish lover grow out challenge matagumpay na isinagawa. Sa ating balitang showbiz, kapatid na pulis na pumanaw na komedyante na si Mahal, pumalag sa mga isyu ng pagkuha nila sa pera ng komedyante. Sa balitang good vibes, higanting Christmas tree sa SM City Puerto Princesa, pinailawan na. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer at nakatira sa Birong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang contractor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano, Lumad. Importante tayo ay magkakaisa. Magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong persa ng Team NM Gabayan at Servisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR Balita Tanghali. 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa detalye ng ating mga balita. Booster shots ng COVID vaccine para sa medical frontliners, inaasahang mapasisimulan na. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Chris Barrientos.
DYPR Balita. Sa lalong madaling panahon ay inaasahan na mapasisimulan na sa lungsod ng Puerto Princesa ang pagbabakuna ng booster shots ng COVID-19 vaccine para sa medical health frontliners. Ayon kay City Health Officer Dr. Ricardo Pangliban, sa mga susunod na linggo ay sisikapin na lamang nilang masimulan ito dahil halos sa ilang buwan na rin anya silang fully vaccinated, particular na ang mga health at medical frontliners. Ito ay sa oras na makuha na nila ang permiso at go signal mula sa national government, particular na sa Department of Health. Ginagawa na niya ito sa ibang panig ng bansa at inasahan na makakasunod din dito ang lungsod ng Puerto Princesa. Magkaroon pa man, hindi naman binanggit ng health official kung anong uri ng bakuna ang maaring gamitin lang booster shots sa medical at health frontliners. Matapos ito, inaasahan naman sa mga susunod na buwan ay agading mapasisimulan sa lungsod ang pagbibigay naman ng booster shots sa mga fully vaccinated individuals sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, patuloy namang hinihikayat ni Pangliban ang mga residente ng lungsod na hindi pa nagpapabakuna o nag-aalinlangan pa rin sa COVID-19 vaccination ng lungsod na magpabakuna na. At ayon dito, ito ay libre naman at ang kinakailangan lamang ay magpunta sa mega vaccination site ng city government sa City Coliseum. Sinabi rin ni Pangliban na maliban nga sa pagbabakuna sa mga regular na individual dito sa lungsod ay sinimulan na rin nila nitong nakaraang Sabado ang mass vaccination naman para sa mga minors o sa teen risk bakuna na nag-iida ng 12 hanggang 17 taong kulang. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Alamin natin ang kriteriya na dapat sundin ng mga barangay na pasok sa 20 million barangay development program. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Hindi ganun kadali ang mapabilang sa mga barangay na mapagkakalooban ng 20 million pesos kada barangay sa ilalim ng Barangay Development Program ng Pamahalang Nasyonal. Ayon sa tagapagsalita ng Pamahalang Panlalawigan, Attorney Christian Cuamco, bago mapabilang sa mga barangay na mapagkakalooban ng 20 million pesos, kailangan na drug-free barangay at NPA-free barangay at ang Department of Interior and Local Government, DILG, ang gagawa ng assessment sa bawat barangay na mapapabilang sa rekomendasyon. Sabi pa ni Atty. Cuamco, mabusisi ang pagkilala sa isang barangay tulad sa pagiging drug-free barangay at NPA-free na tayong DILG ang magbibigay ng rekomendasyon sa mga mapipiling barangay. At ganito din ang dadaanan ng 35 barangay na napili sa Palawan mula sa iba't ibang munisipyo. Ang 20 million pesos na matatanggap ay ipapaubaya sa kanila kung anong proyekto ang kanilang pagkakagastusan. Pero ayon kay Atty. Cuamco, kalimitan ay ipinapagawa ng mga cobalt court at barangay hall ang nakukuhang 20 million pesos na hindi naman pinapakailaman basta't nasa tamang pagkakagastusan na napupunta ang nakuhang pera. Ang 8 barangay naman na naunang nabigyan ng tig 20 milyong piso ay 3 barangay ng Samarian o Samarianyana sa Lugon, sa Rasa at Amas sa bayan ng Brooks Point. Sa bayan naman ng Rojas ay barangay Abarwana, Dumaraon at barangay Magara at isang mga bayan o isang barangay naman na sa bayan ng San Vicente at ito ay ang barangay Kending. Samantalang isa sa ilalim naman sa proseso ang 35 barangay ngayon na sa lalawigan ng Palawan na sa pag-assist kung makakapasa ang mga ito kung saan hindi pa masabi kung anong mga bayan na pag magmumula ang 35 barangay na makakatanggap din ng 20 million pesos pero sa susunod na taon. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. COVID cases sa lungsod hindi pa rin tuluyang maipababa. Ang detalye ng balitang yan mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita.
919 individuals pa rin aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan sa mga bilang na lamang din na ito hanggang sa 1,000 naglalaro ang aktibong kaso ng virus dito sa lungsod. Ayon kay City Incident Management Team Commander Dr. Dean Palanca, bagamat mataas pa rin ang bilang ng mga tiyatama ng virus sa lungsod, kaya hindi pa rin ito tuloy ang mapababa hanggang sa ngayon, ay magandang balita rin anya ang mataas rin na bilang ng mga gumagaling mula sa nasabing sakit araw-araw. Ang tanging hindi lang anya magandang balita ay ang katotohanan ng araw-araw din ay mayroong naitatalang nasasawi dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa COVID-19, kung saan sa unang araw anya sa unang 7 araw ng buwan ng Nobyembre ay nakapagtala agad ang lungsod ng 26 na nasasawi sa COVID-19, kung saan 23 dito ang walang bakuna habang 3 naman ang fully vaccinated na. May pinakamataas na italang kaso ng nasawi nitong November 1, kung saan mayroong 6 na individual sa ang tinamaan at tinamaan ng COVID-19 at nasawi dahil sa nasabing sakit. At mula naman Enero hanggang November 7 ng taong ito ay mayroon ng 375 COVID-19 na case or related cases ang nasasawi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinabi pa ni Palanca na walang ibang maaaring gawin talaga dito upang maiwasang tamaan ng virus, o di naman kaya ay masawi, kung hindi ang patuloy pa rin na pag-iingat at pagsunod sa pinatutupad na health protocols. Ito anya ang bagay na tila hindi na bibigyan ng halaga ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, dahil marami silang nakikita na patuloy na sumasaway o sumusaway sa ipinatutupad na health protocols, tulad na lamang ng simple anyang hindi pagsusuot ng mga face mask at face shield sa mga matataong lugar, tulad ng mga pamilyang bayan at maging sa mga malls. Sinabi pa ni Palanca na napapansin din nila na tila hindi rin naiiwasan ang pagsasagawa ng mass gatherings dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, matapos makapagtala ng kaso ng African Swine Fever o ASF, ang lalawigan ng Marinduque ay pinaigting ng pamalang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office ang pagbabantay sa entry points ng lalawigan upang walang makapasok na kaso ng African Swine Fever. Matatandaan na ang Palawan ay kabilang sa mga lalawigan na idiniklara bilang green zone o walang na itatalang kaso ng ASF, kung kaya't patuloy na naka-alerto sa pagbabantay ang Provincial Veterinary Office, katuwang ang bawat local government unit sa lalawigan, ganun din ang Bureau of Animal Industry. Ayon sa Provincial Veterinary Office, puspusan ang kanilang surveillance sa bawat munisipyo ng lalawigan, habang patuloy din ang sinasagawang blood collection sa mga farm, backyard, slaughterhouse upang makasiguro na walang nakakalusot na ASF na sa probinsya. Ilan lamang sa mga hakbang na isinasagawa ng ahensya ay ang pagdagdag ng quarantine personnel sa port ng Riotuba, Buliluyan, Balabac at iba pang daungan. Hindi rin nakakalusot ang mga produktong baboy na walang permit at certification ng point of origin mula sa Bureau of Animal Industry, na namamahagi rin ang tanggapan ng Provincial Veterinary Office ng pang-spray laban sa virus, ganun din ang paglalagay ng foot bath sa mga daratnan sa pier at airport. DYPR Balita. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabilang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241.
Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR, Balita Tanghali. 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa Baritang Kuyunon, mga miyembro ng Kamara at mga senador kontra sa no vaccination, no subsidy proposal iang DILG. Ang Baritang Kuyunon, atod ka natin ni Ms. Nanette Pijapco Trampe. DYPR Balita. May proposal ang DILG nga ang mga miyembro iang Sangsawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps na hindi maligagpabakuna ay hindi na itawan lang subsidya. Sigon kay Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, ang gobyerno andan magtaw mas matama pang impormasyon at tutungid sa bakuna bago magabot sa tula datong desisyon. Dugang pa ni Rosas, ang DILG hindi ka basta-basta sa litig bagong kondisyon ngara sa 4-P Law or Republic Act 11310. Sigun si Senator Risa Hontivero, sa mga kondisyon sa 4-P Law ay permanente. Ipwedeng masuspender tingid nga sa idalim pa ang State of Calamity ang Pilipinas sa September 2022. Ang impanawagan na ra ang DSWD, ang DOH nga magtabangan sa pagsugyot sa mga 4Ps na magpabakuna kaysa buhatin nga kondisyon sanda nga yuda. Agaparot ang mga senators nga mas mayad ang tawani insensibo para magpabakuna kaysa padlutin tingid nga ra sanda ipabakuna. Butlan ang tanan nga ra bakuna ay tingid hindi sanda maliag. Ang iba ay tingid na rasanda mabul nga bakuna labi pa sa mga mararayong lugar. Basis sa Korean nga SWS survey, mas matama rin ang mga Pilipino nga liligag pabakuna alin sa 55% ang haglabas nga June, na dading bulan ay 64% din. Nanette Pidiapco Trampe para sa DYPR Balita, ang sakaunan sa tagipusuni ang mga Palawenyo. DYPR Balita Police Report. Matamang salamat Miss Nanette. At para sa ating police report, number 6 most wanted huli sa Oplan pagtutugi sa Coron, Palawan. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police Report. Arestado ang wanted sa isinagawang Oplan pagtutugis ng Coron PNP. Ang suspek ay kinilalang si Arnel Rodinho Uso alias Arnel, 41 anyos na asawa, residente ng Barangay Plaridel, Abulan, Palawan, na naaresto sa Barangay Poblasyon 6, Coron, Palawan, at itinuturing na number 6 wanted sa municipal level. Ang suspek ay naaresto sa visa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Jusilin Sunjang Bilig, presiding judge sa 4th Judicial Region of Branch 47, Puerto Princesa City. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o BAUSI, Violence Against Women and Child, kung saan na nagbaba ang korte ng piyansa na 120,000 piso para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang suspect ay nasa kustudiya na ng PNP Coron. Romy Luzares para sa Diyos Puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Ang ibang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, Pera Padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Kitam. Ti amo. Sarayo. Asyentro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo gift surprise delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR, Balita Tanghali. Sports Balita. At ngayon naman po para sa ating Sports Balita. Hindi na nga maitatanggi na in pa rin ang pag-aalaga ng isda sa mga aquarium at patunay dyan ang kakatapos na Aquafish Lover Grow Out Challenge na nilahukan ng 49 fish enthusiasts mula sa Puerto Princesa at iba pang malalayong munisipyo dito sa Palawan gaya ng Rizal at Nara. Ginanap ang competition nung Sabado sa Aquafish Lover sa Dacanay Road ng Barangay San Manuel kung saan binase ang mga nanalo sa mga nag-aalaga ng mga goldfish na depende sa bigat, kulay at abilidad nitong lumangoy sa tubig. Ang best of show ay nakuha ni Erica Enriquez na siya ring nakakuha ng biggest goldfish owner habang ang smallest award ay si Alex Gandesela. BMEG Choice Award naman nakuha ni Jiffy Constantino. Best Red and White si Ram Pareha at AFL's Choice Awardee si Winford De Los Santos. Ayon kay June Balobo ng Aquafish Lover, layunin nilang maging alternatibong libangan ang pag-alaga ng isda, lalo na ngayong panahon ng pandemya na malaking tulong sa ating mental health. 5,000 pesos cash ang nakuha ng tinanghal na Best of Show. Inaasahang masusundan pa ang ganitong klase ng kompetisyon, lalo pat dumarami na ang mga fish enthusiasts sa lungsod at lalawigan. DYPR Balita. At sa ating Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kapatid na pulis ng pumanaw na komedyanteng si Mahal pumalag sa isyu ng pagkuha nila ng pera ng komedyante. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Pumalag ang naiwang kapatid, ang mga naiwang kapatid ng pumanaw na komedyanteng si Mahal hinggil sa mga panghuhusgang tinatanggap nila kaugnay sa mga naiwang pera ng komedyante. Gamit ang YouTube ni Mahal, nag-live si Police Lieutenant Jason Tesorero na naka-assign sa Espanyola dito sa Palawan. Isa-isa nitong sinagot ang mga isyu na ibinabato sa kanilang pamilya. Una niyang sinagot ang isyu na hindi nila inalagaan ang kapatid at hinayaang manirahan sa partner nito na si Migs Molino. Ito ay kanilang hinayaan dahil gusto ito ni Mahal at bilang respeto dahil nakakatanda ito sa kanila. Hinggil naman sa pera ay nasabi ring nasa pangangalaga ng manager nito ang mga kinita ng komedyante at may naiulat na nagamit ito ng kanyang manager dahil may sakit ang tatay nito. Sinabi pa ni Tesorero na nagkausap na rin sila ng manager at ibabalik ito sa kanilang pamilya sa huli. Pakiusap ni Jason na irespeto sila at mag-imbisiga muna bago sila husgahan para malaman ang katotohanan. Joel Contribida para sa DYPR News, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para naman po sa ating Balitang Good Vibes ngayong tanghali. Sa kabila pa rin ng pandemya, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. At bilang paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan, ay formal nang inilawan ng SM City Puerto Princesa nung Linggo ang dalawang higanteng Christmas tree sa mall at matatagpuan sa Malver Street dito sa lungsod.
ang unang Christmas tree ay nasa loob ng mall kung saan puno ito ng palamuti at mga regalo, kasama ang malaking teddy bear ng SM Bears of Joy, habang isa pang Christmas tree na puno ng kumikinang na ilaw at pampaskong disenyo ay nasa labas naman ng mall. Si Vice Mayor Nancy Soctes ang siyang nanguna sa pagpapailaw ng Christmas tree na malaking diversyon ng ating paghihirap ngayong may pandemya pa. Binuksan na rin ng SM ang kanilang Christmas Saya Village at iba pang promo sa murang pamimili na available na rin online para sa ligtas na pag-shopping. DYPR Balita. Sa mga liyagaglimag ko yun on, Amos, madal kita ko yun on, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yun on. Mayad nga adlaw kaninong tanan mga tangay, bug, titinayig mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid. Sa tang pagadali lingguwayin ko yun on, ang opisyal nga lingguway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga jambi, sarang ko yun nga tangadalan, mamanang pali. Ang pali mamanang marka nga nasasala kung magaya din ang kulit nga napaso na igadan o nabangrasan. Sa Tagalog, ang pali ay peklat o pilat. In English, pali means scar. Ta, gamitin ta sa tungtultulanan ang bisarang pali. Nay, jaka ba yung pali sa kangitsura, madudura pa? Mga tangay, kadangag tagagmanta, igamitin ta itong lingwain ko yun nun. Diyay nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaninong tanan, amblig. Amos, madal kita, ikaw yun nun. DYPR Balita Tanghali. Magandang tanghali, Fe Manyo, Sir Al Rubingo, at kay Jerome Rodriguez Arsaga, at kay Sharon Roldan. Magandang tanghali, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang bukas, yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali dito sa DYPR Balita. Ako po si Ruth Rodriguez, magandang tanghali. Happy, happy birthday po kay Sir Antonio Brias. Sir, happy birthday po sa inyo at magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at sa E3. Ang ating Christmas countdown ay 47 days. 47 days na lang po, araw na ng Pasko. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.